At yun, so grabe ang nangyari ngayong araw na ito, mga kasadik. Kakaiba tong bus na to, kasi yung bus na to, ito yung VIP dito. 4:30 ng umaga, ngayon ay oras na para pumasok. At eto naman yung oras na nakakatamad bumangon. 4:30 ang pasok namin, pero kailangan namin gumising ng alas 3. At yung oras na yun, yun yung masarap humilata, matulog at managigip. Kaya lang eh, kailangan natin gumising, bumangon, kasi may trabaho tayo. At hindi tayo sasahod pag hindi tayo pumasok. Kaya tara, samahan niyo ako sa panibagong araw na to, sa ating panibagong video dito sa Palipatan. Ngayon ay araw ng Webes at inaasahan namin na maraming flight talaga ngayong araw na to. At eto nga, so pagpasok namin at sinundo ko na nga ito nga partner ko, si Kuya Rex, dito sa parking area, at dito na kami nagpalitan ng bus. Kasi nga may flight siya, so alanganin na, so baka hindi na siya umabot o baka ma-date siya pag inalit pa niya itong flight na to. So arrival to, international, so medyo malayo-layo. Ito lang yung medyo nakaka-bad trip. Pag last flight mo is international, tapos nandito ka sa Igbo area, so napakalayo. Kaya naman, pag mga ganitong ano na eh, sinasalubong na namin yung mga kapalitan namin sa mismong parking area. At ngayon, so sana maging okay ang buong magdamag natin ngayon. So samahan nyo ako sa panibagong video natin dito nga sa Paliparan. So yung aircraft na arrival natin ay nandun na, nakaparada na sa 39 Charlie. At nandito pa lang tayo sa 34. At may pushback nga. So kailangan natin abutan yun, dahil ako yung unang-una dapat na nandoon. So nandito na tayo, at yung step hindi pa nakakonect, so sakto lang. At ngayong araw ko lang talaga siguro masasabi na sobrang busy ngayong araw na to. Kasi ilang araw din na wala masyadong flight. So kaya baka ngayon ay maraming arrival talaga ngayon. At wala kami madaanan, so antay muna natin na maikonect tong step na to bago tayo makaano. Dahil dito nga sa dalagang dapat na daanan eh, ang daming sasakyan na mga nakaparada. So, antay mo na natin. At pinababa na nga yung mga pasahero. Ito nga ako nakatutok. Pinababa na yung mga pasahero. Grabe naman tong TC na to. At ngayon, start na tayo. Palak, location ka, palak. Man, cubic 1-4. Jeffrey, 1-4-6-8. Malapit lang yung pag-dadrapan natin ng mga pasahero natin. At yun, so nakapag-drop na tayo sa 509 uli. Terminal 5, domestic. Ngayon ay pipirma muna tayo ng attendance namin para safe na yung buong araw natin. Baka makalimutan ko na naman eh, mahirap na. Hindi tayo mababayaran pag hindi tayo nakapag-attendance. At yan, charge na muna tayo. Nandito na nga tayo sa charging area ngayon. So, yan, dipok-pok yung mga yan. Dito tayo mag-charge. So, nakapatay. Parang may problema pa tayo. Ayaw mag-on ng power. Ayaw mag-ano ng power ng charger. Kaya nirestart at nireset muna. So, tayo muna natin bago tayo makapag-charge. At yan. So, pagkatapos ng ilang ulit, okay na rin. At nakapag-charge na tayo. Antayin lang tayo ng ilang oras niyan bago ma-full charge to. Yan. So, tambay muna tayo dito sa charging area ngayon, dahil wala naman tayong bus na magagamit. At yan nga, no? So pagkatapos ng ilang ulit,
kasi nga medyo nagluloko na rin yung charger dito. Biruin nyo naman kasi sa sobrang init dito at wala man lang bubong itong mga charger dito, kaya nag-overheat minsan. So sa dinamin charger dito, 6 yung charger na nandi dito, 2 na lang yung gumagana dyan. So yung 4 na yun sira na, overheat dahil nga sa sobrang init, walang bubong, kaya nag-overheat yung mga charger dito. So pagkatapos nga ng ilang ulit, so nakailang reset din bago nakapag-charge, bago naging okay. At ngayon okay na. So mag-aantin lang tayo ng mga isang oras siguro dito. So standby muna tayo dito ng isang oras bago mapuno itong gaeto kalaking bus, bago ma-full charge. So yung full charge nito, tagal din bago malobat yung full charge. Biruin mo, sa isang oras mo lang siyang ipu-full charge, tapos 12 hours mo na siyang gagamitin, di ba? So napaka tagal din malobat ng full charge ng bus na to. At yun, so standby muna tayo dito ng isang oras, nantay dati mo full charge to, pahinga muna tayo. At yun, so grabe ang nangyari ngayong araw na to, mga kasalik. Okay na yung bus na 219. Galing ako ng workshop kanina. Hindi ko muna dinala kasi nga madumi. So pinalinis ko na muna doon sa mga cleaners nito. At eto naman dala ko ngayon, 208. Ang nangyari naman, paglabas ko ng tunnel, yung tunnel, yung daan ng tunnels, paahon talaga. Hindi siya umahon. So walang pwersa, walang ano yung bus na to. Buti na lang, walang safety dumating, walang anong dumating doon. Medyo nagkaroon na ng traffic doon sa daanan. At nung nireset ko nga, pinatay ko muna. At nung pagbukas ko, yun, umuki. Buti na lang. Kasi kung doon nasira to, sa may tunnel na yon, paahon yon, wala na. Baka nakuha na yung lisensya ko doon. At baka hindi rin ako makapasok na. So hindi ko naman kasalanan kung sakaling mangyari yung ganun, kasi sakyan naman talaga, wala namang ano doon. So buti na lang at nung nareset ko, nagkaroon siya ng power, nagkaroon siya ng lakas. Kasi nung kanina, talagang hindi siya makaahon. Naramdaman ko na yun nung arrival eh. Nanggaling ako ng arrival kanina, parang humina siya. So walang lakas talaga kanina sa arrival ko. Unang arrival ko bago itong arrival na to. So yun, buti na lang at wala akong sakay nung time na yun. So yun, at okay na. At baka mamayang hapon, gamitin ko na yung bus na 219. Kasi yun, okay naman yun, walang problema yun. Hindi mainit yun, hindi humihina yung hatak ng makina nun. So goods lahat yun. At baka mamaya yun na yung gagamitin ko hapon. At ngayon, international arrival natin. So drop tayo ng 402 ngayon. Yan, so drop na tayo ng 402. International flight natin. Oo nga pala, mamaya. So hindi ko pa nasama sa mga video ko yung isang bus dito na ipapakita ako sa inyo mamaya. So itong bus na to ay para kayong nasa hotel or ano, basta ito yung pupuntahan natin mamaya, papasukin natin. At kakaiba tong bus na to, kasi yung bus na to, ito yung VIP dito. Hindi ko pa napakita sa inyo itong VIP na to. Kadalasan na ipapakita ko lang sa inyo itong business class. So mamaya, yun yung pupuntahan natin, yung VIP bus. Papasukin natin, papakita ko sa inyo yung loob. At mapapawaw kayo sa bus na yun, kasi napakaganda ng bus na yun. At eto na nga yung bus na sinasabi ko sa inyo, ng VIP bus dito na ginagamit namin. At kung makikita nyo naman yung mga upuan, talagang marirelax at marirelax kayo pagkatapos ng napakahabang biyahe nyo pag dito kayo nasakay sa VIP bus. Nag-iisa lang tong bus na to dito sa loob ng Paliparan, at katapos ito yung sunod ay yung business class na daladala kong ang bus. At yun, so tignan nyo naman, napakaganda, di ba? At yun, so natapos na naman ang isang araw natin, at medyo okay naman ang lahat, walang naging problema masyado. Maliban dun sa nangyari sa akin kanina sa tunnel, namuntikan ng hindi umandar yung bus na dala ko. Pero the rest okay naman. At yun. So maraming salamat sa sumama sa akin sa araw na to. At sa mga nanood, at ingat po tayong lahat palagi, mga kasadik. Bye-bye.